ang tubig dito taas baba, taas baba. Posible po umabutan dito ng 3 buwan o 4. Nung mga panahong paminsan-minsan pa lang yung baha dito sa lugar, hindi pa ganito kalala. Yung tawag nila dito sa baha, e blessing. Ahas, may ibid, may mga, yung mga ibo na nasa mga water lily papunta rito. May buhaya naman dito, malaking buhaya ito, 33 feet yan. Pag halimbawa may bagyo, mas tumataas pa po ba yung level ng tubig? 28 feet. 10th floor, oh? 3rd floor, maabot yan. Good morning mga ka-SFTV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan, so ngayong araw ay nandito po tayo sa bahagi ito ng Prosperidad dito sa Mindanao kung saan makikita po natin dito sa gilid nitong kalsada itong mga nakatambak na Falcata tree. Bago po natin alamin kung para saan to, ngayong araw nga pala ay bibisitahin po natin ang mga floating houses na makikita malapit sa Agusan Marsh. So itong mga kahoy nga pala na nandito sa ating likuran, ito po yung Falcata tree. Yon, na kinuha lang dito malapit lang sa lugar na to. Itong mga kahoy daw dito ay gagawin daw tong plywood at posporo. Ipra-process to sa mga processing site na malapit dito sa Prosperidad. Mga ilang taon to bago ma harbisin? 5 years sir. Pero mas maganda 10 years para hindi lugi sa pagkatanim. Yung ganito sir, magkano yung ganito? Tansa ko yan, mga ano lang yan, 200. Pero yung hindi pa mura, yung sa ganyang kalaki, maano yan ang 500 pesos. Ayan, so napahinto po tayo dito kasi nga, bibihira lang tayo makadaan sa mga ganitong lugar na may ganitong nakatambak na kahoy. Kaya tinanong po natin si sir kung para saan to at kung anong kahoy to. Nalaman nga natin nga itong mga kahoy ay ginagamit sa samut-saring mga produktong mabibili natin sa merkado. Tulad na lamang ng plywood, posporo, lapis at papel. Ayan. So thank you sir. Thank you. Ayan. So mula dito ay magta-travel po tayo ng halos 30 minutes papunta sa bayan ng Talacogon kung saan ang ating destinasyon ngayong araw. Kaya tara, let's go! Tapos ang mahigit sa 30 minutes na travel mula sa bayan ng Prosperidad ay narating na rin po natin itong bahaging ito ng Talacogon. Ayan. So nandito po tayo sa Barangay San Agustin kung saan makikita yung ilang mga floating houses dito sa Talacogon. You know? So dito po tayo nagpark sa gilid lang na itong ilog kasi mula dito sasakay po tayo ng bangka at babaybayin po natin itong ilog hanggang sa marating natin yung bahagi nitong Talacogon kung saan makikita yung mas maraming mga floating houses. Paano yung pag ganitong medyo malakas yung agos ng tubig dahil nga sa ilang araw nang umuulan? Hindi ba delikado magbangka ngayon? Delikado sir. Malaki yung baha. Ayun, so sakto pala yung dating natin dito sa Talacogon kasi baha, makikita natin ngayon dito kung paano o ano yung sitwasyon ng mga ganitong bahay pag halimbawa ganitong medyo mataas yung tubig sa ilog. Dahil nga sa sasakay tayo sa bangka at hindi ganun ka-safe yung dadaanan nating ilog kaya saktong-sakto at bumili po tayo ng mga life vest. Ayan. So shoutout po natin yung SOS Tacloban. Ayan, dun po kami bumili nito. Sir, dun kayo makakita ng dalag na ganito kalaki. Wow, isda. So dito pa lang, kinekwento nila yung mga isda at ibon na pwede nating makita doon. Etong Agusan River kasi ay bahagi din to ng Agusan Marsh na talaga namang marami yung mga hayop, mga isda at ibon na makikita daw dito sa marsh na to. Okay, let's go. So anong barangay po yung una nating pupuntahan? La Flora ma'am. La Flora sir. Picture muna tayo sir. Sige.
Thank you. Yan, thank you. Let's go. Mapapansin nyo dito, walang katige itong ating bangka. Kaya naman, kaya nitong makapasok sa kahit pinakamasikip na daanan o parte nitong ilog. Yung bangka dito parang hindi na tumatakbo kasi nga sa lakas ng agos nitong ilog, parang kapareho na lang ng speed nitong bangka. Ayan o. So nakita nyo naman dito na halos buong first floor netong mga bahay ay hindi nagagamit dahil nga sa taas netong tubig. So nandito po tayo sa kanilang covered court na kung saan yan, walang nakakapaglaro. Yung kanilang ring, halos mga lahati na yung tubig. Yung mga motor na yan ay ilang linggo na ring nakatambay dyan dahil nga sa taas ng tubig. So dahil nga sa ilang linggo na yung mga motor dyan, kaya tinutubuan na rin ng damo yung kanilang balsa na pinagsasakyan. Imbis na mga bisikleta, tricycle o motorsiklo, yung nandito sa kalsada ay etong mga bangka yung umiikot dito. Grabe. Ayon sa mga napagtanungan natin ay aabutin pa daw ito ng ilang buwan bago tuluyang gumaba yung level na itong tubig. Ang tubig dito, taas-baba. Posible po umabutan ito ng 3 buwan o 4. Ayan, so papasok naman tayo dito sa kanilang elementary school na kung saan ay merong pasok yung mga estudyante. So yung mga estudyante dito ay sumasakay na ng bangka para lang makaakyat dito sa mga silidralan. Sa hagdan nitong classroom, makikita po natin yung mga bangka na sinasakyan ng ilan sa mga estudyanteng nag-aaral dito. Yan, no? So yung ilang mga bata ay natuto na rin magbangka dahil nga sa sila na mismo yung nagdadala o sumasakay sa bangka na makikita natin dito. So yung eskwelahan nila, yung first floor lang yung gawa sa konkreto. Habang dito naman sa second floor ay etong kahoy. Napansin namin dito na kahit na medyo mataas para sa amin yung baha dito sa barangay, ay tuloy pa rin yung pasok dito sa eskwelahan. Pangkaraniwan na ba yung ganitong sitwasyon dito? Opo, karaniwan na po dito sa barangay na ito yung sitwasyon na ganito kasi yung community or yung mga bata naka-adapt na rin sa ano sa ganitong sitwasyon. Pero pag may time naman na masyadong mataas yung tubig, pwede lang sa amin na hindi pumasok yung mga, especially yung mga lower grade kasi delikado naman sa kalagayan nila na magbangka paputan dito sa school. Pero yung mga higher grades makamanage siya sila sa kanilang sarili, pwede naman po, sir. May mga pagkakataon ba na may mga estudyante kayo na napahamak din sa baha? Minsan, last week, sir, grade 1 ko pa po, talagang natakot ako, sir, kasi pag sakay nila ng bangka, ganyan, nagkaganyan-ganyan, sir. Tapos yung isa kong estudyante na hindi taga rito, nag-transfer lang, palagi siya nag-galaw-galaw siya ng galaw, eh, tumaob yung bangka. Tapos ang tubig, sir, napakataas. Buti na lang yung mga ganyan ko, dyan sila ano, yumakap sa ano, kaho, sa poste. So, tsaka nirescue din namin yung ibang teacher ko nga kasama. Thank you.
dito daw, nung mga panahong paminsan-minsan pa lang yung baha dito sa lugar, hindi pa ganito kalala. Yung tawag nila dito sa baha, blessing. Dahil nga sa natatantya nila kung kailan tataas yung tubig, ayun, nakakapaghanda yung mga tao dito, nakakapag-ani na, at nakakapag-imbak ng pagkain para sa ganitong baha. Yung ilan, pag tumataas na yung tubig, ulam na lang daw yung hahanapin, which is, nauhuli naman nila pag bumabaha etong barangay. So, hindi na po nila kailangan pang pumunta ng ilog para mangisda kasi pumapasok na dito mismo sa barangay yung mga isdang hinuhuli nila dun sa ilog. Maliban dito sa barangay La Flora, ay mayroon pa daw isang barangay na mas malala yung sitwasyon pagdating sa baha. Kung dito ay nasa 1/3 lang yung taas ng tubig, doon naman sa pupuntahan natin ngayon ay lampas bubong na. Karamihan daw ng mga bahay doon na may 3 palapag ay inaabot na ng tubig. So titingnan po natin at alamin kung ano nga ba yung sitwasyon ng barangay na yon. Kaya mula dito sa Barangay La Flora ay magta-travel po tayo ng mayigit 30 minutes papunta naman sa Barangay Sabang Gibong kung saan mas malala daw yung baha kumpara dito. Okay? So lipat na po tayo dito sa sinakyan nating bangka kanina. Kasi eto lang yung bangkang kayang makatagos sa lakas ng agos ngayon dito sa Agusan River. Matapos ang mayigit sa 40 minutes na travel mula doon sa Barangay La Flora, ay narating na rin po natin itong Barangay Sabang Gibong. Dahil nga sa lumulutang ang halos lahat ng bahay na nandito, pwede po tayong dumaong sa kahit saang side na itong mga bahay. So maraming mga lugar na po tayong na-explore sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, pero first time po nating nakakita ng ganitong klaseng barangay. Tingnan nyo naman, halos lahat ng bahay na nandito nakalutang na. Dahil nga sa taas ng level ng tubig, makikita nyo naman yung mga bahay na fixed na sa lupa halos abutin na yung bubong. Dito, pag halimbawa may bagyo, mas tumataas pa po ba yung level ng tubig? Oo. 28 feet. 10th floor, oh? 3rd floor. Abot yan. Yung may June 8, 2013, abot yan. So, paano yan? Yung mga bahay dito, tinatangay po ba ng agos? Wala naman. Sawa ng Panginoon. Kasi nakahanda na kami lahat. Noong una, September lang. Pag climate change, kahit April o Mayo, Hunyo, baba yan. August, baba. Hindi po pa kayo natatakot na baka mas tumaas pa yung tubig? Hindi naman. Kasi naghahanda man pong floating house namin, nagkalutang-lutang. Kung mapapansin po natin, hindi po ganun kalinaw yung tubig na umaagos dito sa Agusan River. Kaya hindi po natin masukat ng eksakto yung lalim nito. Pero ayon sa mga residente na taga rito, talagang malalim daw yung tubig dito at lampas tao. Kaya naman, wala po silang konkretong kalsada na pwedeng madaanan at hindi naman din yung magagamit dahil nga sa tubig na yung nasa ibabaw nito. Kaya karamihan sa mga residente dito ay meron ng bangka. Yun po yung pangunahing mode of transportation nila papunta sa iba't ibang barangay na sakop nitong Talacogon at papunta sa sentro ng bayan. May mga pagkakataon po ba na may minapadpad dito na buwaya or ahas na sa ilog lang natin makikita? Oo, ahas, may ibid, may mga, yung mga ibo na nasa mga water lily papunta rito. Hindi pakita yung buwaya, hindi. Kasi sa amin pa, maulawon o siya. Pero may buwaya naman dito, malaking buwaya ito, 33 feet yan. Dahil nga sa wala ng lupa
o wala nang nakikitang lupa sa bahaging ito ng barangay, kaya nag-adjust na rin yung mga tao dito para makapagtanim pa rin o makapagpatubo ng mga halaman, eh gumawa na sila ng mga floating garden. Yan o. So dito, dahil nga sa wala silang mapagkukunan ng malinis na tubig, makikita po natin itong purifier na ginagamit para sa magkaroon sila ng tubig na pwedeng mainom. So ito yung tubig ulan na sinalok nila sir o inipon nila sir at pinupurify niya. Yan, iniipon dito at ito ay pwede nang inumin. Pwedeng hindi na sila umigib sa ibang barangay ng tubig na galing sa gripo kasi pinupurify na nila yung mga tubig ulan na naiipon nila. So, hindi lang sila sir yung meron nito, kundi yung buong barangay meron mga ganitong aparato. Yun, malaking tulong to para sa ganitong komunidad na walang mapagkukunan ng malinis na tubig. So, eto sir, anong tawag nyo dito? Kambuhay sa amin yan. Shield. Yan o. So, eto yung karaniwang nahuhuli dito. Parang kuhol yan. Grabe, ang laki oh. Parang kuhol. Yung presyo nila dito ay base dito sa lalagayan. So, sa isang puno nito ay nasa 200. Yan no. So, sa laki ba naman nitong shell, eh madaling mapuno yung ganito kalaking lagayan. So, anong luto po yung masarap dito? Adobo. Adobo. Kilaw-kilaw. So dito sa Sabang Hibong, dito natin nakita na bagamat malayo to sa dagat, eh apektado rin ito ng tinatawag nating climate change. Dahil nga sa hindi normal na buhos ng ulan na halos araw-araw na bumubuhos dito sa bahaging ito ng Mindanao, ganito na yung sinapit ng mga barangay na nandito sa Agusan River. So etong Sabang Hibong, ilan lang po ito sa mga barangay na sakop ng Talacogo na apektado na ng hindi normal na level ng tubig. Kung sa atin ay oras lang yung tinatagal ng baha, dito sa kanila ay tumatagal ng ilang buwan. Hindi yun pangkaraniwan para sa atin, pero sa mga taga rito ay normal na yung ganitong pagtaas ng tubig sa ilog. Kaya naman nakapag-adjust na sila at imbis na magtayo ng bahay na naka-attach o nakatayo sa lupa, eh dito na sila nagtayo sa ibabaw ng bansa. So sa dinami-dami ng mga lugar na napuntahan natin, eh talagang may bago sa ating paningin. Tulad na lamang nitong Sabang Hibong, yan, na lahat ng bahay na nandito ay nakalutang sa tubig.